pagsubok man ay dumating sa ating buhay, laging may paraan upang tayo'y makapag-aral. Tara na't matuto, magbasa at magbilang. 1, 2, 3, 4, ABC Plus ay kasama. Kapit-bisig tayo na. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Ate Hana, Ate Hana! Oh, kumusta Kuya Sammy? Anong nangyari? Bakit pawis na pawis ka? Anong problema? Akala ko kasi ay mahuhuli na ako sa ating paaralan sa radyo. Tamang-tama lang ang dating mo, Kuya Sammy. Simple lang ang solusyon sa problema mo. Simulan na nating magpakilala sa ating mga tagapakinig. Pero teka, may isa pa akong problema. Ano naman yon, Kuya Sammy? Nauuhaw ako eh. Oh, heto ang solusyon. Uminom ka muna ng tubig. Maraming salamat, Ate Hana. Napawi ng tubig ang uhaw ko. Ngayon, handa na ako para sa ating programa. Ayos! Magandang araw, mga bata. Magandang araw sa iba pang nakikinig sa atin ngayong araw. Ako si Ate Hana. At ako naman si Kuya Sammy. Sabay-sabay tayong matuto dito sa We Learn As One, ang radyo kong paaralan. Ang programang We Learn As One, ang radyo kong paaralan ng ABC Plus, Advancing Basic Education in the Philippines, ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd sa pakikipagtulungan ng United States Agency for International Development o USAID at RTI International. Layunin ng ating programang We Learn As One, ang radyo kong paaralan, na linangin ang inyong pagmamahal sa mga aklat at sa pagkainggan nyo sa pagbabasa nito. Nais din natin sa programang ito na makapagbigay sa inyo ng isang paraan upang epektibo na matutunan ng pagbasa, pagsulat, pagsasalita, at pakikinig. Salamat ulit sa tubig mo, Ate Hana. Buti, may dala kang extra para sa akin. Walang anuman, Kuya Sammy. May solusyon sa bawat problema. Kayo, mga bata, kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating kwento ngayong araw? Bago natin simulan ang kwentuhan, nais ko munang malaman kung nagawa ba ninyo ang ating huling takdang gawain. Kumusta? Sana'y naiparating nyo sa inyong pamilya kung gaano sila kahalaga sa pamamagitan ng inyong guhit at sulat. Oo nga, Ate Hana. Ngayong araw, kwento naman ni Yasmin ang ating babasahin. Siya ang nakababatang kapatid ni Chico. Naaalala niyo pa ba siya, mga bata? Naaalala ko pa, Kuya Sammy. Si Chico ay kuya ni Yasmin dahil mas matanda si Chico kaysa kay Yasmin. Tama ka, Ate Hana. O mga bata, kunin niyo na ang inyong babasahin para sa araw na ito. Babasahin natin ang karugtong ng kwentong si Chico. Ngayon, ang kwentong si Yasmin naman ang ating babasahin. Ito ang babasahin na may nanay at dalawang bata sa pabalat. Natatandaan niyo pa ba sila? Ang nanay ay si Conchita! Tama! Si Chico naman ang batang lalaki. At sino naman ang batang babae? Si Yasmin! Tama ka, Ate Hana! Anong klaseng bata naman kaya si Yasmin? Mga bata, huwag kayong mag-alala kung wala kayong kopya na babasahin.
sabay-sabay pa rin tayong matututo dahil marinig nyo ang kwento dito mismo sa ating programa. Babasahin ito para sa atin ng nag-iisa at paborito nating tagapagkwentong si Teacher Mark. Tiyak na masusundan nyo pa rin ang kwento ng batang si Yasmin. Tama si Kuya Sammy. Ngayon, ihanda nyo na rin ang inyong mga lapis at papel. Gagamitin natin ito mamaya sa ating gawain. Dali! Kunin nyo na! Nakuha nyo na ba? Osha, handa na ba kayo? Muli, paalala po sa ating mga kasamang magulang. Tulungan niyo po kaming talakayin ang ilang mga tanong mamaya, ha? Kayo po ang aming katuwang sa pag-aaral ng inyong mga anak. Paulit-ulit po kaming magpapasalamat sa inyo sa paggabay sa ating mga mahuhusay at masisigasig na mga mag-aaral. Parang si Chico sa binasa nating kwento noong huli. Tama! Ngayon, para masiguro naming handa na kayo, unatin niyo muna ang inyong mga kamay pataas. At saka, ibaba at abutin ang inyong mga paa. Ngayon, mas baba natin pa natin ang ating katawan. Sundin lamang ang aking sasabihin. Sige nga, pumadiyak ng 3 beses. Pagbilang ko naman ng 3, itaas nyo ang inyong kanang kamay na parang lilipad sa langit at saka sumigaw ng mabuhay! Handa na kayo? 1, 2, 3. Mabuhay! Magaling mga bata! Pagdugtungin naman natin ngayon ang pagpadyak ng 3 beses at pagtaas ng kamay sabay sigaw ng mabuhay! Bibilang ako ng 3 at kasunod noon ay ipapadyak nyo muli ang inyong paa at agad na itataas ang inyong kamay na tila lilipad sabay sigaw ng mabuhay! Handa na kayo? Handa na kami, Kuya Sammy! 1, 2, 3. Mabuhay! Magaling mga bata! Ngayon, maupo na kayong mabuti at handa na tayong makinig sa kwento ni Teacher Mark. Hawakan ang inyong babasahin. Ang pamagat ng ating kwento ay si Yasmin. Tandaan, kapag narinig nyo ang tunog na ito, ililipat natin ang pahina ng ating babasahin. Ayos ba? At upang ibahagi sa atin ang kwentong iyan, narito na ang ating guro mula sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Walang iba kundi si Teacher Mark! Isang sigaw naman dyan ang mabuhay! 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 Oh, tara! Makinig tayong mabuti, ha? Oras na para sa ating Story Corner! Mabuhay! Heto nang muli ang inyong lingkod para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako si Teacher Mark. Itutuloy natin ngayon ang kwento ng magkapatid na sina Chico at Yasmin. Ang pamagat ng bahagi na babasahin natin ngayon ay si Yasmin. Kwento ito na isinulat ni Shera May Paraan at iginuhit ni Alexandra Paredes. Buklatin na natin ito sa 12th pahina. Unang bahagi, si Yasmin. Ting, ting, ting! Minulat ni Yasmin ang mga mata. Maingat niyang inunat ang mga braso
para hindi gumasgas sa pader na semento. Grabe! Ang ingay! Buntong hininga niya. Tinutukoy ni Yasmin ang bagong bagting sa paaralan. Ting, ting, ting! Napaupo si Yasmin sa muling narinig. Ngayong araw, isinagawa ni Ginoong Velasco ang dry run para sa paggamit ng bagting. Pinapatunog ito kapag may anunsyo ang punong guro. Senyales din na panahon na para sa recess, lunch, at dismissal. Ting, ting, ting! May biglang bumulong sa tenga ni Yasmin. Manong naman eh! Napasigaw si Yasmin nang mapansin ang nakatatandang kapatid. Hinawi ni Chico ang kurtinang nagtatakip sa kwarto ni Yasmin. Biglang umalingasaw ang amoy ng ginigisang bawang, pinipritong bagnet, at iniihaw na talong. Napapikit si Yasmin. Pista sa kanilang bayan para ipagdiwang ito, naghahanda at nagluluto ang buong baryo. Ngayong araw, maraming kapitbahay ang bumisita para tumulong sa paghahanda. Pagtayo sa kama, dumiretso si Yasmin sa labas ng bahay. Nakita niya ang mga bulaklak at ang iba pang palamuti sa kalsada. Sabik na napatalon si Yasmin. Pumitas siya ng gumamela at naglakad na kunwari pumaparada. Paborito niya ang parada ng Santa Cruzan. Taon-taon, ito ang kanyang inaabangan. Aging! Muling nanggulat si Chico. Napatigil at namula si Yasmin. Nangangarap ka na naman ng gising eh. Mamaya ka na mag-imagine. Halika, tumulong tayo sa kusina. Nakangiting sumunod si Yasmin sa nakatatandang kapatid. Naghalo, nagdikdik, nagbalat, tumikim, at naghugas si Yasmin. Sa kusina, siya ang kanang kamay ng kaniyang nanay. Maya-maya, napansin ni Yasmin na wala ng tubig sa gripo. Sumimangot si Yasmin. Umiling naman si Nanay Conchita. Nako, may ginagawang tubo sa daan, iha. Saka mo na gawin yan. Nakangiting umalis si Yasmin para isuot ang paboritong bestida. Paglabas niya ng bahay, marami na ring naghihintay sa daan. Kagaya niya, sabik silang nag-aabang. Natapos na natin ang unang bahagi ng kwentong si Yasmin. Natatandaan niyo ba kung anong pagdiriwang mayroon sa bayan ni Yasmin? Pista! Tama! Ano ang ginawang paghahanda ng kanilang pamilya at mga kapitbahay? Oo nga, nagluto sila. Magaling! Ano naman ang paboritong gawain ni Yasmin tuwing pista sa kanilang bayan? Santa Cruzan! Taon-taong inaabangan ni Yasmin ang parada ng Santa Cruzan sa kanilang bayan. Sa inyong lugar, mga bata, nakaranas na rin ba kayong dumalo sa isang pistahan? Ano naman ang paborito ninyong gawain tuwing pista? Tunay ngang makulay ang pagdiriwang ng kapistahan. At marami ring handang pagkain tuwing sumasapit ito. Itanong ninyo sa inyong mga kasama sa bahay kung kailan ang pista sa inyong lugar. Isulat ninyo ito sa inyong papel. Idagdag nyo na rin ang paborito ninyong handa tuwing nagdiriwang kayo ng kapistahan. Parang masarap lahat ng handa na nilista nyo!
sa susunod ninyong pistahan, sana ay makarating kami. Pero sa ngayon, itutuloy muna natin ang kwento. Ano kaya sa tingin ninyo ang mangyayari sa pista ni Jasmine? Maupo kayong mabuti at siguruhing maayos ang inyong mga gamit. Alamin natin ang karugtong ng kwento. Pumunta na tayo sa 17th pahina, ikalawang bahagi. Manong, nanay, matagal pa po kayo? Walang narinig na sagot si Jasmine. Okay lang siguro kung mag-iikot ako ng kaunti, sabi ni Jasmine sa sarili. Nagsimula siyang maglakad-lakad, palayo sa kaling daraanan ng Santa Cruzan at papunta sa Looban. Napansin ni Jasmine na paunti ng paunti ang tao sa paligid. Maya-maya pa, narating niya ang maisan nila Manong Balong. Si Manong Balong ang may-ari ng pinakamalaking maisan sa bayan. Magpapatuloy sana sa paglakad si Jasmine nang biglang nanlaki ang mga mata niya. May nagsisimulang apoy sa maisan ni Manong Balong. Manong Balong! Manong! Malakas ang sigaw ni Jasmine pero walang tao sa bahay ni Manong Balong. Hala! Baka nanunood na sila ng parada. Baka nasa simbahan na sila. Naisip ni Jasmine. Nagpa siya siyang magpatulong sa mga nakakasalubong kahit pa di niya ito kakilala. Lumingon-lingon si Jasmine para humanap ng masasabihan, pero wala nang taong natira sa daan. Hindi mapakali si Jasmine. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang apoy sa maisa ni Manong Balong. Lalong tumataas ang usok mula rito. Tumakbo siya ng mabilis papunta sa sariling bahay. Manong Chico! Nanay Conchita! Sumasakit na ang lalamunan ni Jasmine kasi sigaw. Pero kahit ang mga kamag-anak, wala sa sariling bahay. Maya-maya pa, may naisip na gawin si Jasmine. Tumakbo siya papunta sa kaniyang paaralan. Nakakandado ang gate nito. Kailangan ko ang bagting! Kinapa ni Jasmine ang mga pader ng paaralan. Halos malibot na niya ang labas ng... Hayun! May nakita siyang kahoy na nakaawang. Isiniksik ni Jasmine ang maliit na katawan at sumuot sa loob nito. Pagkapasok sa paaralan, hinanap agad ni Jasmine kung nasaan ang bagting. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ito. Masyadong mataas ang bagting. Hindi niya kayang abutin. Tumuntong si Jasmine sa isang mesa. Kumuha rin siya ng mga silya at pinagpatong-patong ang mga ito. Nakailang subok si Jasmine bago maabot ang bagting. Sa sobrang pagod, pagkaakyat, napakapit ang dalawang kamay niya sa bagting. Hindi alam ni Jasmine kung anong nangyari basta bigla na lang itong nahulog. Gumulong ang bagting, tumama sa kung ano-ano at lumikha ng sobrang lakas na tunog. Bong! 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 Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong paligid. Napatigil ang mga tao sa simbahan. Noong una, akala nila galing ito sa kampana. Nang magsilabasan sila para hanapin ang ingay, nakita nila ang mataas na usok. May mga tumawag ng bumbero habang halos lahat ay naglabas ng balde at tabo. Isa, dalawa, tatlo, pasa! Isang mahabang linya ang nabuo sa gitna ng kalsada. Pero sa halip na parada ng Santa Cruzan, ang lahat ay nag-abot ng balding may tubig. Nang makalabas sa paaralan, nanlaki ang mga mata ni Jasmine sa nakita. Ito na ang pinakamagandang paradang nasaksihan niya. Dito na nagtatapos ang kwentong pinamagatang
si Jasmine. Natapos na natin ang isang buong babasahin kung saan nakilala natin ang magkapatid na si Chico at si Jasmine. Kung si Chico ay isang maalagang kapatid at anak, ano namang klaseng bata si Jasmine? Kayo Ate Hana at Kuya Sammy, sa tingin ninyo, base sa ating kwentong binasa, anong klaseng bata kaya si Jasmine? Isa siyang maaasahang bata, Teacher Mark. Akalain mong dahil sa ginawa niya, ay nalaman ng mga kapitbahay na nasusunog na ang maisan ni Manong Balong. Tama ka, Ate Hana. Maaasahan nga si Jasmine. Ikaw, Kuya Sammy. Para sa akin, si Jasmine ay isang maalalahaning bata. Paano mo naman nasabing maalalahanin si Jasmine? Maalalahanin si Jasmine dahil inisip niya ang kapakanan ng kanyang mga kapitbahay nang malaman niyang nasusunog na ang maisa ni Manong Balong. Nag-alala siya at agad na humanap ng tulong at gumawa ng paraan. Magaling! Si Jasmine nga ay isang maalalahaning bata. O siya, sana ay marami kayong natutunan ngayong araw ha. Mula sa kwentong si Chico, si Jasmine, tiyak na may aral tayong napulot. Ano kayang aral yon mga bata? Ano mang aral ang inyong natutunan, nawa ay magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Mga bata, magpapaalam na muna tayo muli kay Teacher Mark. Paalam, Teacher Mark! Hanggang sa susunod na kwentuhan! Salamat, Ate Hana, at gayon din sa iyo, Kuya Sammy. Mga bata, laging tumutok dito sa ating programa at samahan kami sa kwentuhan dito sa Story Corner. Ako si Teacher Mark, ang inyong tagapagkwento. Oras na naman para sa ating laro! Tama, Kuya Sammy! Ngayon, susubukin natin ang galing ng ating mga tagapakinig ukol sa pagtukoy ng problema at ng solusyon. Ano ba ang problema at ano ang solusyon, Ate Hana? Ang problema ay isang bagay na kailangang lutasin. Ibig sabihin, kailangan itong gawa ng paraan o ng solusyon. At solusyon naman ang tawag sa bagay na makalulutas ng isang problema. Tama, Kuya Sammy. Halimbawa, ang pagkakaroon ng sunog sa maisan ni Manong Balong ay isang problema! Tama, Kuya Sammy. Ang pagkakaroon ng sunog ay kailangang masolusyonan. Dahil kapag nasunog ang maisan, mawawalan sila ng kabuhayan. Maaari ring madamay sa pagkasunog ang mga karatig nitong taniman o kaya ay kabahayan. Oo nga, kaya problema ang pagkakaroon ng sunog. At ang solusyon sa sunog ay ang mabuhusan ito ng tubig upang mapatay ang apoy. Magaling, Kuya Sammy. Sige, ngayon naman mga bata. Kayo naman ang tutukoy kung alin ang problema at ano ang solusyon. Ganito ang gagawin natin. May babasahin kaming pangungusap. Pagkatapos ay tutunog ang bagting ng 3 beses. Kapag ang binasa naming pangungusap ay isang problema, papadya kayo ng 3 beses. Pagkatapos marinig ang bagting. Kapag naman solusyon ang pangungusap na binanggit namin, itataas ninyo ang inyong kamay na tila lilipad sa langit sabay sigaw ng Mabuhay! Ayos ba? O sige, simulan natin sa isa pang halimbawa. Ito ang pangungusap. Walang tao sa bahay ni Manong Balong. Ito ba ay problema o solusyon?
problema nga ang kawalan ng tao sa bahay ni Manong Balong. Ito naman ang susunod na pangusap. Hihingi si Yasmin ng tulong sa mga taong nakakasalubong niya. Ito ba ay problema o solusyon? Mabuhay! Mabuhay! Solusyon niya ang paghingi ni Yasmin ng tulong sa mga taong nakakasalubong niya. Problema ang kawalan ng tao sa bahay ni Manong Balong dahil ibig sabihin nito ay walang sasaklolo o tutulong upang mapatay ang apoy. Kailangan ng tulong ng ibang tao upang mapatay ang sunog sa maisan ni Mang Balong. Oh, handa na ba kayo mga bata? Kayo naman ang gagawa, ha? Babasahin ni Kuya Sammy ang pangungusap. Hindi maabot ni Yasmin ang bagting. Ito ba ay problema o solusyon? Magaling! Problema nga na hindi abot ni Yasmin ang bagting. Ito naman ang pangalawang pangungusap. Babasahin ito ni Ate Hana. Pagpapatungin ni Yasmin ang mga upuan. Ito ba ay problema o solusyon? Mabuhay! Magaling! Isa ngang solusyon ang pagpapatong-patong ng mga upuan sa problema ni Yasmin. Kung hindi niya maaabot ang bagting, hindi niya ito mapapatunog. Problema yon! Dahil kapag hindi tumunog ang bagting, hindi niya matatawag ang atensyon ng mga tao na maaaring makatulong sa kanya para mapatay ang apoy sa maisan. Kaya ang solusyon, pagpapatong-patungin ang mga upuan upang maabot niya ang bagting at mapatunog ito. Mahusay! Alam na natin ngayon kung ano ang problema at ano ang solusyon. Kaya laging tandaan, sa bawat problemang kinahaharap natin, may solusyong katapat iyan. Ang saya ng larong yun, Ate Ana! Oo nga, Kuya Sammy. Ngayon, alam na natin na ang problema ay may katapat na solusyon. Tama! Ngayon naman, handa na tayo para sa ating takdang gawain. Para sa ating takdang gawain, susulat tayo ng isang sertipiko ng pasasalamat para kay Yasmin. Ang sertipiko ay isang katibayang nakasulat sa papel. Nilalaman nito ang dahilan para sa pasasalamat. Sa madaling salita, katibayan ito ng isang magandang gawain. Halimbawa, sa ating takdang gawain, bibigyan niyo siya ng sertipiko ng pasasalamat si Yasmin dahil sa ipinakita niyang kabayanihan. Sa mga may hawak na babasahin, nasa 23 pahina ang tutularan niyong kopya. Kunwari, ay kayo ang kapitan ng barangay na magbibigay ng sertipiko. Tama! Isusulat niyo ang pangalan ng inyong barangay at kung saang bayan kayo nakatira. Maaari niyong itanong ito sa inyong mga kasamang nakatatanda sa bahay. Pagkatapos, ay isusulat niyo ang mga salitang sertipiko ng pasasalamat. Sa ibaba nito, ay kukumpletuhin nyo ang pangungusap na ang sertipiko ng pasasalamat ay iginagawad kay Yasmin dahil sa durugtungan ninyo ng dahilan kung bakit ninyo bibigyan ng sertipiko ng pasasalamat si Yasmin. Pagkatapos ay lalagyan nyo ito ng petsa ng paggawad. At panghuli ay lalagdaan nyo ito bilang kunwaring kapitan ng barangay. Isusulat nyo rito ang inyong pangalan. Kapag nakompleto nyo na, maaari kayong magpakuha ng litrato sa nakatatanda. Hawakan nyo ang sertipiko bilang paghanda sa pag-aabot nito kay Yasmin.
Masaya yan, Kuya Sammy. Tiyak kong matutuwa si Yasmin kapag natanggap niya ang sertipiko ng pasasalamat mula sa ating mga batang kapitan ng barangay. Nasa dulo na naman tayo ng ating programa. Sa mga may kopya ng ating babasahin, maaari niyong balik-balikan o basahin muli ang kwentong Si Chico, Si Yasmin. Subukan niyong basahin ito ng mag-isa. O kaya naman, tawagin ninyo sina ate at kuya para tulungan kayong basahin ang kwento. At pagkatapos, pasalamatan niyo sila sa pagtulong sa inyo sa pagbabasa. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama sa Himpapawid. Ako si Ate Hannah. At ako naman, si Kuya Sammy. Lagi niyong tandaan, sasama-sama nating pagtutok sa radyo. Tiyak tayong lahat ay matututo. We learn as one. Ang radyo kong paaralan. Paalam! Pagsubok man ay dumating sa ating buhay, laging may paraan upang tayo'y makapag-aral. Karanat matuto, magbasa at magbilang. 1, 2, 3, 4, ABC plus ay kasama. Kapit-bisig tayo na. Edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan, because we learn as one. Ang programang ito ng ABC Plus Advancing Basic Education in the Philippines ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas o DepEd. Sa pakikipagtulungan ng United States Agency for International Development o USAID at RTI International.